Ganito ang ginawa ko sa hipon para magkasya hanggang dinner. Dahil konti lang ang hipon dito para sa apat na kakain, ganito ko na lang siya niluto para magkasya buong maghapon. Siyempre, bago ang lahat, kailangan muna nating linisin ang ating hipon. Tinanggalan ko ito ng antenna, legs, at dinivay. Tapos, bumili rin ako ng 2 pirasong yellow corn. Sa kaserola naman ay unahin na natin itong mais na maluto. Nilagyan ko lang ito ng tubig at hinayaang kumulo sa loob ng ilang minuto. At nung okay na ay sinet aside ko itong mais at hindi ko tinapon itong pinagpakuluan dahil gagamitin natin ito mamaya. Ngayon naman ay nagpatunaw ako ng butter. Syempre naglagay muna ako ng mantika para hindi masunog yung butter. At nung matunaw na, naglagay ako dito ng minced garlic. Mas madaming bawang, mas masarap. At dahil mahilig naman kaming lahat sa maanghang, naglagay ako dito ng siling na buyo. Siyempre, kung may kakain na bata, huwag na pong lagyan. Nung maluto na ang bawang, naglagay na ako dito ng mga pampalasa. Siyempre, hindi mawawala ang oyster sauce, tomato paste, ketchup. So, tantsa-tantsa lang muna yan kasi madali namang mag-adjust at magdagdag depende sa panlasa natin. Nagbudbud din ako dito ng asin at paminta. Nung well-blended na ang mga ingredients, ay naglagay ako dito ng soda. Kung mapapansin ninyo, ang daming sabaw, no? Pero sinadya ko po yan. Hahayaan natin tong kumulo hanggang sa medyo maglapot. Sa puntong ito ay pwede na tayong mag-adjust ng mga pampalasa kung sa tingin nyo ay kulang pa sa asin o kaya sa asukal kung kulang pa sa tamis. At ayan na nga, medyo naglapot na siya, ilagay na ito ang ating hipon. Nagdagdag pa ako dito ng konti pang siling labuyo kasi nung tinikman ko hindi pa masyadong maanghang. Haluin lang ito at hintayin maging orange lahat ang hipon. Mga ka-MU, meron po akong i-share sa inyo kung paano natin i-store ang hipon sa freezer ng maayos at nagtatagal. Kung gusto nyo po malaman, please comment below. At eto na nga, hindi natin pwedeng i-overcook to para hindi mag-rubberize. Nung magpantay na ang kulay ng hipon, nilagay ko na dito ang mga mais. O, diba, dumami ang ulam. Sabi ko nga, sinadya kong madaming mais, sinadya ko din madami ang sarsa. Kasi ito palang ulam na. At syempre, para na may greenish color, naglagay ako dito ng konti lang na dahon ng sibuyas. Actually, madami na rin naman ang nagluluto nito at iba't iba tayo ng version. May mga mas thick ang kanilang sauce, meron naman na medyo malabnaw. Depende sa purpose natin at sa preference natin. Ako po kasi, ang purpose ko ay umabot hanggang dinner ang aming ulam. Kaya dinamihan ko ito ng sarsa at mais. And you know what? Effective siya! Umabot talaga sa aming dinner. At sarsa pa lang, ulam na talaga sa amin lahat.